Everyone, welcome back again to my YouTube channel. It's all about Lee. Ayan, so sa mga bagong subscriber, maraming salamat po sa pagsusubscribe nyo. Araw-araw akong magpapasalamat sa inyo, and every time magbablog ako, gusto kong pasalamatan lahat kayo, yung mga bago at syempre yung mga datihan kong subscriber at followers. Maraming salamat po sa pag-share, pag-hit ng bell para sa notification. Huwag niyong kakalimutan para updated parati kayo sa All About Lee. Isang maulan na umaga na naman. Kaya hindi ako makagawa, hindi ko maayos-ayos yung garden ko kasi malamig at saka mahangin sa labas. But anyway, at least nandito ako sa loob ng bahay, nakakagawa din ako ng vlog kahit papano. Gusto kong i-congratulate lahat ng mga nanalo sa live ko nung nakaraang araw. Maraming salamat po sa walang sawan yung panunood. At yung mga taong nabunot ko na hindi po naka-attend o nakapanood ng live ko, pasensya na po kayo. Marami kasi yung nag-PM sa akin kung valid pa daw yung pagkapanalo nila kasi wala daw silang internet. Ang hirap kasi, 'di ba? Gusto kong manalo kayo, pero syempre hindi naman pwedeng maging unfair tayo doon sa mga taong nanood mula sa simula hanggang natapos. Kaya kung okay lang po, sa susunod na lang po mag-post uli ako kung kailan ako magla-live para makapanood po kayo. Tsaka please make it sure na may internet kayo at may data kayo para mapanood nyo po from the start to the end yung live ko. Para lahat po naman masaya. May mga kaibigan ako na nabunot, may mga kakilala ako, mga subscriber, followers ko na nabunot, pero unfortunately, hindi po magiging valid yan kasi gaya ng sabi ko, kung sino lang yung nakapanood nung time na yan, sila lang talaga yung mananalo. Sa lahat ng nanalo, congratulations po. At sa mga hindi po nabunot, bawi na lang po kayo sa susunod. Well, masaya ako dahil kahit papano, dumarami na rin yung mga subscriber ko. I was actually reviewing my YouTube studio this morning. Din nakita ko, meron yatang 16,000 something na nag-view ng mga video ko. So maraming salamat po. Hindi man ganun kalaki yung followers at subscriber ko, at least may mga tao pong nanonood ng vlog ko at ang video ko. Kaya maraming salamat po. Huwag niyo pong kakalimutan i-share para naman po mapanood ng mga friends or family ninyo yung ibang mga post ko. Yun. Ngayong umaga, gusto kong pong i-showcase ang isa sa mga pinagmamalaki po ng Pambuhay Northern Summer. Isa siya sa mga nag-entry ng pa-contest namin sa Karantahay sa Kanton. Walang iba kundi si Mr. Digia. So, si Mr. Digia is taga-barangay 4, Pambuhay Northern Summer. Siya po isa sa mga finalist ng Karantahay sa Kanton. Nakapasok po siya sa top 4. At yung kanta na kinanta niya is Mary Ann. Actually, hindi ko pa ito narinig. Ito lang nung nag-entry siya, saka ko lang narinig yung kanta niya. Yung Mary Ann is, it was actually 1990. Pero hindi ko alam kung sino talagang kumanta nito. Tapos yung waray kasi yung pagkakakanta. Kaya sa mga hindi po nakakaintindi ng waray, yung mga subscriber followers ko, yung Mary Ann is tungkol sa ito yung pangalan ng babae na bumihag sa puso niya. So yun, ang gandang pakinggan, sana mapakinggan ninyo, sana mapanood po ninyo. Kung busy man kayo, pwede niyo i-watch yun habang nagluluto o kaya habang naglalaba para at least marinig niyo po yung kanta niya. Ang ganda. Siya si Bonifacio Digia ang tinaguri ang King of Vocal ng Karantahay sa Kanto kasi ang ganda talaga ng boses niya. Isa siya sa mga, I would say, one of the best contestant, one of the best na nag-entry talaga. Kaya I'm so proud of you. Pero bago po yun, may gusto po muna akong basahin. Habang nag-isip ako kung anong magiging content ko kasi ngayon, may dumaan sa wall ko at saka sabi ko nga ang ganda naman itong pakinggan. Kaya gusto kong i-share ito sa inyo. Sa mga may karelasyon, sa mga taong iniwan o nasaktan, sa mga taong nakipag-break, sana mapakinggan o kaya sana mabasa niyo po ito. Kasi ang ganda po ng message nito. Hindi kasi
Sabi dito, hindi kasi ako vocal na tao. I don't tell what I really feel. Kahit hindi na okay sa akin yung isang bagay, mas pipiliin ko pa rin na manahimik na lang. Kahit nasaktan o nasasaktan na ako, mas gugustuhin kong dumistansya kaysa ipaliwanag yung dahilan. Yun siguro yung dahilan kung bakit akala nila wala akong pakialam. Kung bakit akala nila wala akong damdamin na okay lang sa akin. But the truth is, I notice everything. Hindi ko lang sinasabi pero ramdam ko ang lahat. Ito isa sa mga message na talagang nakakaantig kasi kung iisipin mo ang ganda ng mensahe talaga niya kasi pansinin mo yung marami kasing relasyon na talagang nag-aaway-away, 'di ba? Yung iba, may mga tao kasi na ayaw magsalita. Ako, minsan vocal ako, pero minsan hindi ako vocal. Ewan ko ba? Minsan may time na talagang sinasabi ko yung nasa damdamin ko, yung nasa loobin ko. Pero may mga time naman na parang ayoko magsalita. Minsan, alam mo yun, minsan nakakapagod magpaliwanag. Pero kung ikaw tao na hindi ka manhid, alam at alam mo kung ang ginawa mo tama o mali. Diba? Kaya, yung nabasa ko to dumaan sa wall ko, parang sabi ko, parang ang ganda naman ito. Kaya gusto ko i-share ito. Well, anyway, again, gusto ko pong magpasalamat. Sana pakinggan niyo po yung kanta ni Bonifacio de Guia. Ang title ng song is Mary Ann. Ito isang waray-waray song. Napakaganda po siya. Siya po yung, gayang sabi ko, siya po yung tinagurang king of vocal ng Karantay sa kanto ng Isla San Samar. Sana magkita-kita po tayo sa susunod. Sana po, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe my channel. It's all about... Yaligyan na po ng angamo ng Diyos sa Isla San Samar sa Leche. Ang title sa inaamong kanta, Mary Ann, from Pambuhan. Mary Ann, in love ako, hai mo. Mary Ann, nabihag mo ang dughan ko. Kasing-kasing nalpan ako himbog madirika napapara haapon huna-huna Mary Ann ambot kayang lola ay ikaw man ang permiha akong hula-hula nalap kasing-kasing Ay, ikaw man ang permiso.